Kinondena ng Philippine Coast Guard ang ginawang pagtutok ng China Coast Guard ng umano'y military-grade na laser sa BRP Malapascua. Nagdulot daw ito ng pansamantalang pagkabulag sa crew ng barko. Naganap ang panibagong pangaharas na yan habang umaalalay ang PCG sa paghahatid ng mga supply sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Tinutukan yan ni Maki Pulido. Sa video mula sa Philippine Coast Guard, makikita sa di kalayuan ang barko ng China Coast Guard. Maya-maya, may kulay green na ilaw mula sa barko ng China na ilang ulit na isininag sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Malapascua. Ayon sa PCG, military-grade laser ang ilaw na ito. Tumama ang laser sa bridge o command center ng isang barko. Sabi ng PCG, sa lakas ng sinag nito, aabot daw sa 15 segundong pansamantalang nabulag ang mga nagmamando ng barko. Perhaps sa kanila may mga iba-ibang dahilan. Pero sa atin, siyempre, that is uncalled for. We strongly denounce that actually. Alam naman natin, it causes temporary blindness. Kakaawa naman yung mga tao natin, yung Coast Guard natin. Sabi ko nga sa kanila, Nangyari ang insidenteng yan noong February 6 habang umaalalay ang BRP Malapascua sa isang private shipping vessel na maghahatid ng supplies sa mga sundalo nating nakaposte sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nakadiretso naman daw ang resupply ship sa Ayungin Shoal. Pagkatapos daw tutukan ng laser ang BRP Malapascua, binuntutan pa sila ng China Coast Guard. So what they did is umalis na lang sila doon sa lugar, doon sa Ayungin, and join BRP Teresa Magbanua doon sa mga islands ng lakas, ng likas, lawak, patag, kung saan naman nagkakaroon ng resupply mission. Para sa Defense Department, nakakagalit ang ginawa ng China. Hindi maganda talaga yun. It's already parang offensive yung ginagawa ng China ng yung direct laser. It's not that safe. It is time for the Chinese government to restrain its forces so that it does not commit any provocative act that will endanger the lives of people. Ayon sa defense analyst at military historian na si Jose Antonio Custodio, may tuturing mang non-lethal weapon ang ginamit na laser, pinagbabawal daw itong gamitin kung mapayapa ang paglalayag dahil delikadong epekto nito sa pisikal na katayuan ng target, tulad na lang ng pansamantalang mabulag ang ating mga Coast Guard. Hindi yung sa kagaya ng Star Wars or Star Trek na mga lasers na destroying, no, the like cannons or guns, no. This one naman is a different type of it's still not of that level. It falls under mga non-lethal weapon categories, eh, no, na designed to disrupt or incapacitate. You're not supposed to disrupt, no, a peaceful passage of any vessel. And those things kasi can lead to accidents, no. So what the Chinese are doing are very dangerous. Hindi to ang unang beses na gumamit ng lasers ang China sa barko o eroplano ng ibang bansa. Noong nakaraang taon, nagreklamo rin ang Australia ng sinagan ng kanilang surveillance aircraft ng laser katulad nito mula sa isang barko ng China. Yan ay kahit nasa loob ng kanilang exclusive economic zone ng eroplano ng Australia. Sabi noon ng ilang analyst, dahil ginagamit ang laser na pang-asinta sa isang target bago ito pasabugan, may tuturing itong isang hostile act. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at ng Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.